Please welcome Meg. Hi, Meg. Hello. Hi, Will. Say hello to everyone. Hi, Will. Hello sa mga nanonood, sa mga pinsan ko, tita ko, teachers ko, yung mga nambabagsak na lawyers dyan. Hello. Ba't nag-aaral ka ba? Anong course mo? Will, graduate na po ako ng 4-year course sa UST AB Political wow. Science. Wow. Ngayon, wow. Ngayon nag-law, nag-post-grad studies, You're taking up law. Yes. And then, nag-graduate ka ng political science sa UST, so that 4 years yun, no? Yes. And then another how many years para mag-law? Four years. Another, so 8 years ka nag-aaral. Yes, Will. Talaga? Yes, Will. Wow. Galing ah. Your father is? Yung father ko, Will, half French, half Irish, pero American citizen siya. Half French, half Irish. And then, ang mother mo is also, of course, Pilipina. Teka, saan siya dito sa Pilipinas? Sa Subic. Subic. Sambales. And then, ang mother mo at father mo sa Subic nag-meet? Yes, Will. Okay. And then, ilan kayo magkakapatid? Ako lang sa side ng mommy at daddy ko, pero may kapatid ako sa papa ko. Sa iba. Pero ang father mo, nakita mo na ba? Na-meet mo na? Na-meet ko na siya. Hindi ko pa siya nakikita in 4 years, Will. Oh, nasaan ang father mo ngayon? Nasa Guam siya. Ah, nasa Guam. Yes, Will. Okay. Pakilala mo siya kasama mo. Pinapakilala ko ang pinakamapagmahal at maganda ko, Mommy! Si Mommy Jean! Wow. Hi, Will! Nakita rin kita! Ang pogi pala ni Will! Ay, salamat to, Mommy Jean. Pero, hindi ko akalain na anak niyo si Meg, ha? You're still young, Mommy Jean. Ilan taon na kayo, if you don't mind? Still sweet. But anyway, ang ganda-ganda niyo naman. Thank you. Ano gusto niyo sabihin kay anak niyo, si kay Meg? Anak, alam kong hindi ko nasasabi sa ito ng matagal. Bilang isang single parent, matagal kang hindi naramdaman ang pagmamahal ng tatay mo dahil hindi ka lumaki sa kanya. Sana gusto kong malaman mo na kahit wala siya, narito pa rin kami sa iyo na lubos na nagmamahal, sumusuporta. Iniling ko na patuloy mong pagpatuloy ang pagiging maka-Diyos, mabuti, masikap, at mapagmahal na anak para sa magulang mo at sa lahat ng tao. I love you, Megan. Ma, ang hirap pala mag-isa. Kasi ngayon na, diba, 16 pa lang ako, mag-isa na akong tumitira dito. Wala ikaw, wala si dad. Ang hirap-hirap pala. Tapos working. Pero, gusto ko itong maging masaya. Gagawin ko rin lahat ng kaya ko. Pangarap mo para sa akin, pangarap ko para sa atin. Para alagaan ko ikaw tsaka si daddy. Salamat din dahil pinalaki mo ko. Mag-isa ka lang, ang hirap nun. Pinalaki mo ko. Thank you. Pinalaki mo ko matalino, magaling, matatag. Kaya ngayon, kahit mag-isa ako, kinakaya ko. Salamat. Salamat, Megan. I love you very much. Mahal na mahal ka namin ang tatay mo. Thank you, Jesus. Binigyan niyo kami ng anak na kahit nag-iisa lang. Puno pa rin ng pagmamahala at mabuting kalooban. Salamat po. Thank you, Mami Jean. Wow. So, nag-isa ka lang pala sa buhay mo? Mula 16. Nainggit nga po. Ba't asan itong mami at daddy mo nun? Ang mami ko po kasi nag-aalaga ng ate niya, tita ko, kasi may sakit. Tapos, nalagaan niya yung mami niya. Parati po ako naiiwan mag-isa.
working student. You work, nagtrabaho ka. Saan ka nagtrabaho? Dalawa po yung trabaho ko. Isang legal researcher, isa rin sa mga animals. Yung pumupulot po will ng mga naiiwang hayop, yung mga may sakit na hayop, gano'n. Talaga? Great pa naman. Nakakatuwa naman. Thank you, ha. Thank you sa inyong tatlo at nagtiwala kayo sa programang ito. You came here. And then, kasi malaking bagay po, hindi kasi soap opera to, hindi to telenovela. It's a real story, totoong buhay na nangyayari po sa katulad nila, sa mga ordinaryong tao na napapakinggan natin at nakikinig kami. At kayo yung inspirasyon sa mga katulad nyo rin. May napapaluha kasi nakaka-relate, may pumapalakpak. Good luck sa'yo, ha? You have any message to your father? Dad, you're a very hardworking person. That's why I'm like this. You're the reason why I'm like this today. Why I'm trying hard, striving hard, because you have taught me that knowledge is very important in today's world. So I'm very, very thankful that you're always with me, even if we barely see each other, even if I barely see you. You're alone there, so I hope that you can always take care of yourself. If I finish school, I also hope that I could take care of you. I love you, Papa. Wow, so sweet.